Hello, mi amigo, mi amiga. Charot lang. Hi po, everyone. Welcome back to our channel. My name is Mama Mia. And syempre, andito na naman tayo for another video. Ay, hindi video. Audio pala. And another story for today. Kumusta naman ang lahat? Kayo po ba'y nakapag-muni-muni na? O kayo po ba'y nakapag-dasal na? Nakapag-church na ba? Because it's Sunday. Kung Sunday mo ito pinapanood. Kung hindi naman, edi wow. Charot. Ay nga pala sa lahat ng mga nakinig sa atin, mga sumusuporta, maraming salamat po. Doon din sa mga nang babash at syempre may mga iba na kahit hindi naman, may mga nagsasabing, ano yan, kagaya yan ng kwento ng ano. Ewan ko, pinadala ng sender, gusto nyo bang screenshot, charot lang, ng kanilang mga email sa akin. Anyways, hello kay Mary Ann, maraming salamat sa pakikinig. Hello rin kay Rona P, kay Leonie Hiso, maraming thank you, Yana Development. Hello sa mga taga UAE watching while cleaning. First comment raw siya. Hi naman kay Colleen Bueno, Jessica from Bataan, maraming salamat. Lovely Eden, thank you so much. Silent listener from Bahrain. Hi naman kay Dolores Dawal. Hi din kay Cherry Versosa, maraming salamat sa pakikinig. Rodeline Panganiban, Remedios Barakil, Mary Chris Caro, maraming salamat. Jennifer Lingasa, hello rin kay Adele24 Narido. Hi Adele Bakay from Riyadh, always listening daw. Hi naman kay Nereza Cuezo, listening from Israel. Virgie Lopez, at sa lahat po ng nakikinig sa atin, maraming thank you. Kung hindi man nabasa ang inyong pangalan today, baka bukas o sa mga susunod nating kwento, ay inyo na pong mga pangalan ng ating mababasa. Huwag na nating patagalin dahil alam kong excited ka na. Eto na ang first part ng ating, first part, hindi pala first part kasi one part lang pala ito. Eto na ang ating kwento for today. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi lahat ng bagay na ating ginugusto ay ating nakukuha sa huli. Pero isa lang daw ang sigurado. Lahat daw ng para sa atin ay ating nakukuha at walang kahit na sinong makakahadlang nito. Dear Mama Mia, hello po, magandang araw. Recently ay nakita ko po ang iyong YouTube channel and na-curious ako. Kaya pinakinggan ko ang mga uploaded stories dito. Since nasa bahay lang naman ako palagi, ay naging hobby ko na rin ang makinig at manood ng mga videos at audio mo. At naisip ko, why not i-share ko na rin sa iyo ang aking life story at baka mapakinggan ko rin isang araw na babasahin mo ang kwento ko sa iyong channel. Actually, hindi ko alam kung may lesson ba na mapupulot ang mga subscribers mo o ang iyong mga tagapakinig dito sa kwento ko. O baka i-judge lamang nila ako. Kung sa bagay, hindi naman nila ako kilala personally. Gusto ko lang mag-share ng mga experiences ko to let out ang bigat na nararamdaman ko sa puso ko. Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Ava. Currently ay nakatira ako sa Maynila with my husband. Pero sisimulan ko po ang kwento ko kung paano ako napunta sa kasalukuyan kong sitwasyon. Only child ako, Mama Mia, at ang nanay ko naman ay isang single mother. Ayon sa kwento niya, siya ay nagtrabaho noon sa isang club sa probinsya at doon niya nakilala ang tatay kong purong Chinese. Pagkatapos na mabuntis ng tatay ko ang nanay ko, gaya ng mga tipikal na kwento, ay naglaho na lamang na parang bula ang tatay ko. Hindi na ito mahanap ng nanay ko dahil wala rin naman siyang kaalam-alam tungkol sa mga mas malalalim na bagay sa buhay ng tatay ko. At yun ang naging dahilan kung bakit mag-isa lamang akong itinaguyod ng aking nanay. Mag-isa lamang siyang naghirap para sa akin. Wala siyang naging katuwang kundi ang sarili lamang niya.
Hindi na po nag-asawa ang nanay ko dahil lang sabi niya, sapat na raw talaga sa kanya na nagkaroon siya ng isang anak. Yun naman daw ang punot dulo o ang dahilan kung bakit nag-aasawa ang isang tao. Ang magkaroon ng anak, siya may anak na, kaya ako na lang daw ang pagpo-focusan niya at wala ng iba pa. Mama Mia, simula noong ipinanganak ako ng nanay ko ay tumigil na rin siya sa pagtatrabaho niya sa club. Pumasok siya bilang isang kasambahay para ako ay kanyang matustusan at mapag-aral. Nakatapos naman po ako ng high school at umabot nga ng second year college. Aaminin ko sa inyo, Mama Mia, na naging pasaway po akong anak lalo na noong kabataan ko o noong teenager pa lamang ako. Dahilan para hindi ako makapagtapos ng college kahit na itinataguyod naman akong mabuti ng aking ina. Sa edad po na 17 years old noon ay nagkaroon ako ng boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Paulo. Sa iisang barangay lamang po kami nakatira ni Paulo. Halos magkalapit lang din po ang mga bahay namin, kaya ako siya nakilala, Mama Mia. Kaya ako siya naging kaibigan. Madalas ay binibiro niya ako tuwing nakikita niya ako sa labas. Nag-umpisa lang po sa biruan hanggang sa tinotoo na nga niya ang kaniyang panliligaw sa akin. Oh, Mama Mia, nung una ay lagi lang niya akong sinasabihang hello ganda, sana maging girlfriend kita at kung ano-ano pang mga biro na dati ay kinakainis ko pero kalaunan ay nasasanay na rin naman ako. Pero Mama Mia, talagang tinotoo ni Paulo ang kanyang panliligaw nung nakita na niya siguro na hindi na na ako naiinis sa kanyang mga palipadhangin sa akin. Galit na po ang nanay ko nung nalaman niya na nanliligaw sa akin si Paulo. Dahil ayon kay nanay, ay hirap na hirap raw siya sa kanyang pagtatrabaho upang ako ay mapatapos niya ng aking pag-aaral. Tapos ako daw ay magpapaligaw lang sa isang tambay na parabang walang pangarap sa buhay. Oh, Mama Mia, hindi naman po mali ang nanay ko. Sa edad na 20 years old ay wala pa pong trabaho noon si Paulo. Madalas ay tambay lamang ito sa kalsada at puro barkada pa ang inaatupag. Bilang pasaway na anak ay hindi po ako nakinig sa nanay ko. At pinagpatuloy ko po ang pagpapaligaw ko kay Paulo na kalaunan din ay sinagot ko rin naman. Nung una, Mama Mia, hindi ko alam kung pagmamahal ba ang dahilan kung bakit sinagot ko si Paulo. Ang akala ko lang kasi noon ay sinagot ko siya para lamang inisin at suwayin ang nanay ko. Ewan ko ba kung bakit ganun ako? O kung ganun ba talaga ang halos lahat ng kabataan? Dumadaan talaga tayo sa ating rebellious phase kung saan ay lagi nating sinusuway ang kagustuhan ng ating mga magulang. Lagi nating tinitignan na ayaw ng ating mga magulang na tayo ay lumigaya at nagiging kontrabida sila sa ating kaligayahan. Kahit na galit noon ang nanay ko, dahil sa ginawa kong pagpapaligaw kay Paulo ay wala akong naging pakialam. Sinagot ko pa rin ito na mas lalo namang ikinainis ng nanay ko. Kahit na magkabarangay lang kami ay madalas patago po kaming nagkikita, Mama Mia. Dahil alam ko na siguradong mapapagalitan ako ng nanay ko oras na malaman niyang boyfriend ko na nga si Paulo. Na sinagot ko na yung kinaiinisan niyang tambay. Na sinagot ko na yung lalaking ayaw na ayaw niya para sa akin. Madalas po noon ay hindi na ako pumapasok sa klase. Dahil mas pinipili ko na lang na sumama kay Paulo at sa mga kabarkada niya para mag-inuman kami. Nasa ikalawang taon na po ako ng kolehiyo nung nabuntis po ako ni Paulo, Mama Mia.
Bukod doon ay 18 years old pa lamang ako noon. Kaya takot ako sa nanay ko nung malaman namin ni Paolo at makumpirma nga namin na nagdadalang tao na ako. Nung una, syempre, ayokong malaman ng nanay ko. Syempre, ayokong mapagalitan at syempre, natatakot din ako na baka masaktan ako ng pisikal ni nanay kapag nalaman nga niya ang aking tunay na kalagayan. Pero syempre, wala rin namang lihim na panghabang buhay na naitatago. Nalaman pa rin ng nanay ko noong nahalata na niya na lumalaki na ang tiyan ko. Gaya ng inaasahan ay katakot-takot na galit ang naging reaksyon ng nanay ko sa mga pangyayari. Ako naman ay iyak lamang ang naging tugon ko sa mga galit na galit niyang salita sa akin. Sa mga tanong niya sa akin na kung minsan ay nang iinsulto na. Sa mga tanong niya kung bakit ako nagpabuntis sa boyfriend kong tambay. Kung hindi raw ba ako nag-iisip. Kung hindi raw ba ako matalino at kung ang tanga-tanga ko raw talaga at nagpabuntis ako sa isang lalaking walang pangarap sa buhay at wala ring trabaho na pwedeng buhayin kami ng magiging anak ko. Bakit hindi raw ako nag-isip na ang hirap-hirap niya sa pagtatrabaho para lamang maitaguyod ako? Para lamang mabigyan ako ng magandang kinabukasan, bakit hindi ko daw yun isinaalang-alang? Pero syempre, nangyari na po ang mga nangyari. Wala na rin pong nagawa ang nanay ko noong nagdesisyon kaming dalawa ni Paolo na magsama na kami sa iisang bubong dahil magkakaroon na kami ng kumpletong pamilya. Si Paolo ang nagdesisyon na sa kanilang bahay kami titira pansamantala. Habang siya raw ay maghahanap ng trabaho para matustusan niya kami ng aming magiging anak. Mas maayos naman po ang pamumuhay ng pamilya ni Paolo, Mama Mia. Pareho pong may trabaho ang kanyang mga magulang at si Paolo ay bunso sa kanilang dalawang magkakapatid. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit parang hindi nagbabanat buto itong si Paolo dati pa lamang. Kasi nasasanay siya na merong mga magulang na handang umalalay sa kanya. Nasanay siya na merong mga magulang na sumasagot sa kanyang mga pangangailangan. Kahit pa nga 20 anyos na siya noon at sa totoo lang ay 21 na nga nung nabuntis niya ako. Kaya nga siguro kahit sa ganong edad ay umaasa pa rin siya sa kanyang mga magulang dahil bunso siya at mahal siya ng mga ito. Unang buwan ko pa lang sa bahay nila Paolo ay ramdam ko na hindi rin ako gusto ng kaniyang ina. Kung anong pagkadisgusto ng nanay ko kay Paolo ay ganun din pala ang nararamdaman ng nanay ni Paolo sa akin. Puro pagpaparinig ang ginagawa niya sa akin tuwing maglalapit kami sa kanilang bahay. Hindi po kasi sekreto sa lugar namin na dati pong entertainer o GRO ang nanay ko. Kaya naman, iba po ang tingin sa akin ng nanay ni Paolo. Hinuhusgahan niya ako base sa nakaraan ng nanay ko. Hinuhusgahan niya ako base sa dating trabaho ni nanay. Ganun pa man ay hindi na lang ako nagpapatinag sa mga pagpaparinig niya. Hindi ko na lang po pinapansin dahil ano pa nga bang magagawa ko eh nandito na. Buntis na ako noon at responsibilidad yon ng anak niya dahil ito ang bumuntis sa akin. Bago pa lang po kami nagsama ni Paolo ay nangako na po ito na maghahanap siya ng trabaho. Pero Mama Mia, hanggang sa nakapanganak na lamang ako ay hindi pa rin nakakahanap ng trabaho itong si Paolo. Ewan ko ba kung talagang naghahanap siya? Ewan ko ba kung talagang nagsisikap siya para makahanap ng ibubuhay sa amin ng kanyang anak? Dahil kung totoong nagsisikap siya, kung totoong naghahanap siya, edi sinsana ay may nahanap na siya. Di sinsana ay meron ng trabaho itong si Paolo. Pero lahat pa rin ay iniaasa niya sa kanyang mga magulang. Simula sa gastos ng aking panganganak
hanggang sa gatas at diaper ng bata ay hinihingi niya sa kanyang nanay. Dagdag pa ang panggastos niya sa kanyang mga bisyo at barkada. Akala ko po noon, Mama Mia, na kapag nagkaanak na kami ni Paolo, ay magbabago na siya. Akala ko ay magsusumikap na siya para sa magiging anak naming dalawa. Pero mali ako. Mali ako dahil hindi rin pala yun sapat na dahilan para baguhin ni Paolo ang kinalakihan niyang buhay. Lalo patuloy siyang naging mabisyo at puro barkada noon nung nakapanganak na nga ako, Mama Mia. Madalas ay umuuwi pa siyang lasing at hindi man lang ako inaabutan ng kahit na pisong panggastos para sa anak naming dalawa. Ang masakit pa, Mama Mia, ay sa tuwing mag-aaway kami ay madalas po akong pinagsasalitaan ng mga masasakit na salita ni Paolo. Madalas niya po akong minumura. Madalas niya po akong pinagsasabihan ng kung ano-ano na nakakasakit talaga ng aking damdamin. Siguro po ay talagang nabulag lamang ako noon sa labis-labis kong pagmamahal sa kanya. Kaya kahit ganun na ang sitwasyon namin, ay hindi man lang ako nagbalak na hiwalayan siya. Oo, Mama Mia, umiiyak lamang ako, nakikiusap lamang ako sa kanya na magbago na siya. Pero ni minsan, nung mga panahon na yon, ay hindi sumagi sa isip ko na iwanan ko na lang si Paolo. At ang totoo niyan, nasundan pa nga ang anak namin kahit wala pa itong isang taon. Yes, nabuntis ulit ako ni Paolo. Pero kahit na dalawa na ang anak namin noon, ay wala pa rin siyang naging pagbabago. Buhay binata pa rin siya at umaasa lang sa kaniyang mga magulang. Siguro, Mama Mia, ay meron talagang masamang epekto sa mga anak yung mga magulang na lagi na lang pinagbibigyan ng kagustuhan ng kanilang mga anak. Yung mga magulang na lagi na lang sinasalba ang putik na kinasasadlakan ng kanilang mga anak dahil na rin sa mga kagagawan ng mga ito. Yung mga magulang na hindi kayang tiisin ang kanilang mga anak. Minsan, sila po ang nagtutulak kung bakit naging pariwara, naging tamad at walang silbi yung mga anak na kanilang pinapalaki. Nagpatuloy pa rin kasi si Paolo sa kaniyang pagiging lasinggero at nalulong pa nga ito sa sugal na sabong, Mama Mia. Tuwing uuwi siya at natatalo siya sa sabong ay sa akin niya binubuhos ang init ng kaniyang ulo. Yes, Mama Mia, hindi na lamang mga masasakit na salita ang ibinibigay sa akin ni Paolo. Kasi simula po noong natuto siyang magsugal, Mama Mia. Simula po noong natuto siyang magpakalasing ng sobra-sobra, ay natuto na rin pong manakit ng pisikal sa akin si Paolo. Pasa at sakit ng katawan ang inaabot ko sa kanya araw-araw. Hanggang sa umabot din naman sa puntong napuno na rin ako, Mama Mia. Totoo din pala yung sinasabi nila na kahit gaano ka pa nagmamahal, kahit gaano pa kalalim ang pagmamahal na iyong nararamdaman, darating at darating din pala ang puntong mauubos ka. Darating at darating din pala yung panahon nakakawala ka na sa pagkakatali sa iyo ng sitwasyon na yon. Kahit gaano ko pa siya kamahal, Mama Mia, ay naubos din po ang aking pasensya, pagmamahal at pangunawang binibigay sa kanya. Hanggang sa isang araw ay napagpasyahan ko na lang na hiwalayan na si Paolo at umuwi na lang ako sa aming bahay kasama ang aming dalawang anak. Galit na galit man po sa akin ang nanay ko ay naawa pa rin siya sa sitwasyon namin ng mga anak ko. Kaya kahit galit siya sa akin, kahit hindi pa rin nawala ang pagkadismaya niya sa mga desisyong ginawa ko sa buhay ko, ay tinanggap pa rin niya ang pagbabalik ko sa aming bahay na kasama na ang mga anak ko. Mama Mia, nung mga panahon na yon, doon ko lamang naintindihan ang mga pinagdaanan ng nanay ko
sa pagpapalaki niya sa akin bilang isang single mother. Mahirap po pala talagang magpalaki ng anak, lalo na kung mag-isa ka. Lalo na't hindi lamang isa ang anak ko, kundi dalawa pa, at magkasunod lamang ang edad ng mga ito. Kahit na maliit pa lamang noon ang mga anak ko, Mama Mia, ay nakapag-desisyon na kong lumuwas na lang ng Maynila at iwanan na lang muna sila sa pangangalaga ng aking nanay para ako ay makahanap ng maayos na trabaho. Dahil Mama Mia, kahit piso po, wala pong sustentong binibigay sa akin ang magaling nilang ama. Ang ama nilang sugarol at mabisyo. At dahil po nakatungtong naman ako sa kolehiyo ay hindi naman ako masyadong nahirapan na makahanap ng mapapasukang trabaho sa Maynila. Nakapagtrabaho po ako bilang isang lobby ambassador sa isang malaking hotel sa Maynila. At dahil sa trabaho kong ito, Mama Mia, dun ko rin nakilala ang lalaking aking napangasawa na itago na lang natin sa pangalang Gab. Trabaho ko po ang mag-assist at makipag-usap sa mga hotel guests, lalo na Mama Mia, kung ang mga guests na yon ay mga VIP. At dahil nga po sa trabaho kong yun na lagi akong nasa labas at nakikita ng mga guests, ay dun ko po laging nakikita si Gab tuwing mag-check-in siya doon sa hotel kung saan ako nagtatrabaho. Si Gab, Mama Mia, ay meron po siyang mataas na posisyon sa isang kumpanyang malapit lamang sa hotel na pinagtatrabahuan ko. Kaya din po madalas ay doon siya nagsistay sa hotel na pinagtatrabahuan ko kapag wala na siyang oras para makauwi sa kaniyang bahay. Busy kasi siyang tao at marami siyang inaasikaso. Dahilan para matagalan siyang umuwi, Mama Mia, at nakakapag-check-in siya dun sa hotel na pinagtatrabahuan ko. Kahit kailan po ay hindi naman sumagi sa isipan ko noon na magugustuhan ako ni Gab, Mama Mia. Oo, hindi naman sa pagmamayabang, pero marami rin nagsasabi sa akin na maganda ako. Dahil nga siguro purong Chinese ang tatay ko, Mama Mia. At kahit na may dalawang anak na ako noon ay hindi pa rin ito nahahalata sa aking pangangatawan. Payatin kasi talaga ako, Mama Mia, at magandang maganda din ang kutis ko. Puting-puti tulad nung mga pure Chinese. Pero Mama Mia, alam kong hindi naman sapat ang physical kong anyo para magustuhan ako ng isang lalaking katulad ni Gab. Dahil napakalayo po ng agwat ng mga buhay naming dalawa. Isa pa, bukod sa agwat ng aming buhay at estado, ay napakagwapo din talaga ni Gab at mukhang professional talaga siya, lagi lalo na sa kanyang suot na formal suit. Pakiramdam ko ay nananaginip lang ako nung nagsimula kami na naging malapit ni Gab sa isa't isa. Nagsimula po kaming dalawa ni Gab bilang isang magkaibigan. Hanggang sa madalas na niya po akong yayain na mag-date at kumain sa labas. Mama Mia, naging madalas na rin ang pagbibigay ni Gab sa akin ng kung ano-anong mga regalo. Madalas din po niya akong padalhan ng bulaklak o bouquet of flowers sa pinagtatrabahuan ko kahit na wala naman akong alam na kung anumang okasyon. Mama Mia, nung una, akala ko talaga ay pagiging magkaibigan lang ang nais ni Gab. Oh yes, meron namang mga pagkakataon na naiisip kong ang dami-dami naman niyang pwedeng maging kaibigan. Bakit sa akin pa siya nagtsatsaga? Bakit ako pa ang lagi niyang inaayang lumabas? Hindi niya kasi agad sinabi sa akin ang tungkol sa kanyang intensyon. Hindi naman po ako feeling o assuming na pagkababae, Mama Mia. Ako po ay naniniwala na hanggat walang sinasabi yung isang lalaki ay huwag kang magpiling para hindi ka masaktan. Kaya nga noong mga panahon na nakikipagkaibigan pa sa akin si Gab, hindi ko po iniisip na may iba siyang ibig sabihin sa kaniyang pag-aaya sa akin na kumain sa labas at manood ng sine o kung ang ano paman.
hindi rin ako nagtanong dahil ayoko namang pangunahan siya. Kaya naman, Mama Mia, nagulat talaga ako noong mga panahon na yung mga pinapadala niyang bulaklak ay meron ng mga take care o kung ano-ano pa mang mga sweet words. At nung umami na nga po ng totoong nararamdaman niya sa akin si Gab, doon ay medyo kampante na ako, Mama Mia. Pero nung niligawan na niya ako, aaminin kong naduwag akong sabihin sa kanya ang totoo tungkol sa pagkatao at tungkol rin sa nakaraan ko. Oo, Mama Mia. Nung simula po kaming maging magkaibigan ni Gab, inisip ko naman noon na wala naman ding kwenta kung sasabihin ko sa kanyang tungkol sa mga anak ko, hindi ba? Kasi pakikipagkaibigan lang naman yon. Kasi parang pampalipas oras, kumbaga. Pero nung umamin na siya sa akin na gusto niya ako, nung umamin na siya sa akin na gusto niya akong ligawan at gusto niya akong maging girlfriend, Mama Mia, naisip ko rin naman noon na sabihin sa kanyang katotohanan. Kaya lang may kung anong bumubulong sa sarili ko. Paano kapag hindi niya matanggap ang tungkol sa nakaraan ko? Paano kung hindi niya maintindihan ang mga pinagdaanan ko dati? Paano kung tumigil ang pagkagusto niya sa akin at itigil niya ang kanyang panliligaw? Mama Mia, yun po ang mga takot na nagsisimulang lumukob sa akin. Dahil lang totoo, kahit na Mama Mia, hindi ako noon assuming na may gusto sa akin si Gab, ay meron naman po akong nararamdaman sa kanya. Hindi ko lang masyadong pinapahalata. Kaya po hindi ko naamin kaagad sa kanya na may mga anak na ako. Don't get me wrong, Mama Mia. Alam kong may mangja-judge sa akin dyan dahil dito. Pero natakot lang naman talaga ako na baka kapag nalaman ni Gab ang tungkol sa nakaraan ko ay layuan niya ako. Tapos husgahan niya ako. Tapos maghanap siya ng iba at hindi na niya ako gugustuhin pa. Pero alam ko naman, Mama Mia, alam ko naman na hindi naman panghabang buhay na maitatago ko kay Gab ang tungkol sa sikretong yon, ang tungkol sa mga anak ko. Kaya naman, inipon ko lahat ng tapang at lakas ng loob na meron ako. Nagdesisyon akong aminin na kay Gab ang tungkol sa mga anak ko noong bago ko pa lang siya sagutin, Mama Mia. Inisip ko kasi noon, kapag nagkaroon na kami ng relasyon ni Gab, tapos hindi pa niya alam ang totoo, paano kapag mas lalong lumalim ang nararamdaman ko sa kanya? Paano kapag hulog na talaga ako, tapos malaman niya ang totoo sa ibang tao? Paano kung dun pa niya ako iwanan? Baka hindi ko kayanin. Kaya naman, inamin ko sa kanya ang lahat-lahat. Kitang-kita ko naman sa mga mata ni Gab ang laking gulat nung pagkatapos na niyang marinig mula sa akin ang tungkol sa kwento ng mga anak ko. Ramdam ko na hindi niya inaasahan ang ganong klaseng revelasyon mula sa akin. Dahil kahit siya ay hindi daw po niya nahalata sa akin na may mga anak na pala ako. Mama Mia, ilang araw matapos ko pong aminin kay Gab ang lahat-lahat ay hindi po siya gaanong nagparamdam sa akin. Nasaktan ako noon, Mama Mia. Ito na nga bang sinasabi ko eh? Ito na nga bang kinakatakutan ko? Ang tuluyang paglayo ni Gab sa akin. Ang tuluyang pag-iwas niya sa akin. At ang tuluyang pagkawala ng nararamdaman niya para sa akin. Akala ko talaga, Mama Mia, ay hinding-hindi na magpapakita sa akin si Gab. Akala ko talaga ay hindi na niya itutuloy ang kanyang panliligaw sa akin. Pero dumating din po ang araw na kinausap niya ako at sinabi niyang sa totoo lang ay hindi daw niya alam ang kanyang magiging desisyon. Ang sabi pa niya ay alam naman niyang blessings sa akin yung mga anak ko. Pero sa ngayon ay hindi niya pa alam kung matatanggap niya ba ang mga ito. Mama Mia, hindi raw niya alam kung kaya niyang magpakaama sa mga batang hindi naman siya ang gumawa.
Hindi niya alam kung kaya niya bang tumayong ang Manila. Gayong sa simula't sa pool ay nilihim ko na sa kanya ang tungkol sa mga anak ko. Naamin ko, Mama Mia, na nasaktan ako bilang isang single mom sa mga sinasabi niya. Nasaktan ako at hindi ko alam kung paano ang mag-react noon. Bilang isang single mom noon, Mama Mia, wala akong ibang hangad kundi ang makabubuti sa mga anak ko. At syempre, kabilang na rin doon, Mama Mia, ang posibilidad na sana ay makahanap ako ng isang lalaking handang tanggapin ang mga anak ko. Ng isang lalaking hindi sila huhusgahan. Ng isang lalaking handang magpakaama sa kanila. Bilang single mother, ang hangad ko po ay makahanap ako ng lalaki na hindi lamang ako ang mamahalin, kundi pati rin ang mga mahal ko, lalong-lalo na ang mga anak ko. Namamahalin niya gaya ng sinasabi niyang pagmamahal sa akin. Pero mukhang hindi po ganun si Gab. Mukhang hindi po siyang lalaking yon kung meron mang darating sa buhay ko na ganun. Litong-lito ako noon, Mama Mia, kung ipagpapatuloy ko ba ang relasyon namin ni Gab. Pero mahal ko na po siya noon. Kaya, Mama Mia, pumayag po ako sa kagustuhan niya na itago namin sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kaibigan at kakilala ang tungkol sa mga anak ko. Yes, Mama Mia. Sinagot ko na noon si Gab. At nung sinabi nga niyang hindi niya alam kung tanggap ba niya ang mga bata, ay naisip ko noon na baka dapat lang nahiwalayan ko siya. Pero ang sabi niya, Mama Mia, ay pagbigyan ko lang daw siya ng pagkakataon. Ang sabi niya, biglan ko lang daw siya ng sapat na panahon dahil nagulat daw talaga siya sa mga pinagtapat ko. Pero kapalit ng pagbibigay ko sa kanya ng sapat na panahon ay ang paglilihim ko sa ibang mga taong nakakakilala sa kanya ng tungkol sa nakaraan ko. Alam ko po, hindi ako maintindihan ng mga nakakarinig ngayon sa kwento ko. Lalong-lalo na siguro yung mga inang mahal na mahal ang mga anak nila. Alam ko din na may masasabi ang ibang tao kung anong klaseng ina ba ako, na hindi ko ipinagmamalaki ang mga anak ko, na itinago ko sila at ipinaglihim sa iba. Kahit ako, Mama Mia, ay sinisisi ko ang sarili ko noon, pero nagmahal lang naman po ako. Naghanap lang po ako ng taong magmamahal sa akin pagkatapos ng mga masasakit kong karanasan sa ama ng aking mga anak. Ipinakilala po ako ni Gab sa kanyang pamilya, Mama Mia. Tatlo po silang magkakapatid at si Gab ang panganay. Ang dalawa niyang kapatid ay pareho nang nasa Canada. Siya na lamang at ang kanyang tatay ang magkasama sa bahay. Ang nanay naman niya ay namatay na 5 years ago mula nung magkakilala kami. Naging maayos naman ang naging pagtanggap sa akin ng pamilya ni Gab. Kahit na hindi ako galing sa mayamang angkan, Mama Mia, ay hindi naman po ako hinusgahan ng kanyang pamilya. Hindi naman po sila naging matapobre nung una naming pagkikita at pagkakakilala. Mabait ang mga kapatid at ang tatay ni Gab. Naging maganda din ang takbo ng relasyon namin, Mama Mia. Kaya noong nag-celebrate kami ng aming first anniversary, ay nag-propose na agad sa akin si Gab ng kasal. Mama Mia, masaya po talaga ako noong mga panahong nag-propose sa akin si Gab. Dahil lang totoo, Mama Mia, hindi ko na po talaga naiisip ang sarili ko noon na ikakasal pa, lalo pat may mga anak na ako. Kaya hindi po ako nagdalawang isip na tanggapin ang proposal na yun ni Gab. Hindi ako nagdalawang isip na tanggapin ang alok niyang pagpapakasal sa akin. Naging mabilis lang ang paghahanda naming dalawa sa aming kasal. Dahil hiniling ko sa kanya na gusto ko ng isang intimate at simpleng kasal lamang. Ayoko ng ingranding kasal. Ayoko nung kasal na napakaraming bisita, na napakaraming taong umaaten, pero hindi naman lahat ng mga taong nandoon ay hangad ang aming kaligayahan.
Ang gusto ko ay ang kasal namin, kaming dalawa at ang love story namin ang magiging sentro. Mama Mia, tanging nanay ko lamang po ang lumuwas ng Maynila noong ikinasal kaming dalawa ni Gab. Oo, masakit man po sa akin ay hindi niya na isama ang aking mga anak. Dahil kahit nung mga panahon na yon, Mama Mia, kahit nung mga panahong nagpaplano kaming ikasal dalawa, nananatili pa rin pong sekreto naming dalawa ni Gab mula sa kanyang mga pamilya ang tungkol sa aking mga anak. 25 years old ako at 35 years old naman si Gab nung kaming dalawa ay nag-isang dibdib. Matanda po siya ng 10 taon sa akin, pero parang magkasing edad lamang kami kung titignan mo ang aming pisikal na mga kaanyuan. Pagkatapos po ng kasal namin ay kumuha ng isang condo unit si Gab para sa aming dalawa at doon kami tumira. Pero hindi rin po nagtagal ay nagdesisyon siya na lumipat kami sa bahay ng kaniyang tatay dahil hindi siya komportable sa condo. Maliit kasi ang space sa condo, Mama Mia, at sanay siya sa nakalakihan niyang bahay na napakamaluwag, napakamaaliwalas dahil malaking bahay yon. May plano pa rin naman kami noon ni Gab na magpatayo ng aming sariling bahay. Pero pansamantala ay titira na muna kami sa bahay ng kaniyang tatay dahil mag-isa lang naman ito doon at mga kasambahay lamang ang kasama nito. Yes, Mama Mia, may kaya talaga ang pamilya ni Gab dahil hindi lang iisa ang kanilang kasambahay kundi tatlo pa. Hindi pa kasali doon ang hardinero at driver ng tatay niya. Madalas po ay wala sa bahay si Gab dahil sa kaniyang trabaho. At ang tatay naman niya ay negosyante, kaya madalas din itong umaalis at wala sa bahay. Ako naman, Mama Mia, ay nagmamanage na rin ng aming business ng aking asawa. Yes, nagtayo po si Gab ng negosyo na ako ang nagmamanage. Para raw meron akong pagkaabalahan. Pero Mama Mia, may mga pinagkakatiwalaan naman po kami dun sa negosyo na yun. Kaya minsan ay hindi ko talaga kailangan na palaging umalis ng bahay. Isa po sa naging libangan ko tuwing nasa bahay ako ay ang kausapin ang aking mga anak sa pamamagitan ng video call. Madalas po ay kinakausap ko ang aking mga anak kapag wala si Gab at ang kaniyang tatay sa bahay. Hindi kasi gusto ni Gab na nakikita akong kausap ang mga anak ko. Ang gusto kasi ni Gab, Mama Mia, na kapag nandito siya sa bahay, ay sa kanya lang ang buo kong atensyon. Kaya naman, pinagbibigyan ko rin siya dahil hindi naman siya madalas sa bahay namin. Dahil nga madalas itong nasa labas at nasa trabaho. Mama Mia, nung minsan na makita po ako ni Gab na kausap ko ang mga anak ko ay nagalit siya. Paano daw kung makita ako ng tatay ko na kausap ko yung mga bata? May mga pagkakataon naman, Mama Mia, na kinakausap ko si Gab tungkol sa mga anak ko. Pero madalas ay umiiwas siya kapag sila na ang pinag-uusapan naming dalawa. Hindi naman po naging problema ang pagbibigay ko ng suporta na pinansyal sa aking nanay at sa aking mga anak. Dahil kahit naman ayaw ni Gab sa mga anak ko, Mama Mia, ay nagpo-provide naman si Gab para sa kanila. Ang ayaw niya lang ay ang makasama sila sa iisang bubong. Kung tutuusin ay halos wala naman pong naging problema sa pagsasama naming dalawa bilang mag-asawa ni Gab. Pero simula po noong ikasal kami at nagsama na kami sa iisang bahay, doon ko po unti-unting napapansin ang mga katangiang dati ay hindi ko naman nakikita sa aking asawa. Dahil po sa kaniyang trabaho, Mama Mia, madalas ay late na talaga siya kung umuwi. Minsan ay hindi talaga siya nakaka-uwi ng bahay, lalo na kapag may mga business trip siya. Kung nasa bahay naman siya ay madalas tutok siya sa kaniyang cellphone o di kaya naman ay sa kaniyang laptop. Madalas ay nakakatulugan ko na siya, natutok pa rin sa kaniyang laptop at pagising ko ay ganun pa rin ang posisyon niya. Hindi pa rin nagbabago. Mama Mia, isa rin po sa napansin ko kay Gab ay ang napaka-nonchalant niya.
o hindi talaga siya malambing. Bihira lang din po kaming mag-usap o magkwentuhan bilang mag-asawa. Kung lalambingin ko po siya ay pakiramdam ko ay nakakaistorbo lamang ako sa mga bagay na kanyang ginagawa. Bilang isang asawa at bilang isang babae, ay may mga pangangailangan din naman ako, Mama Mia. At aaminin ko na yung mga pangangailangan na yun ay hindi naman na ibibigay sa akin ng asawa ko. Mabibilang lang siguro sa daliri kung ilang beses na may nangyari sa aming dalawa simula nung ikinasal kami. At kahit iisang pagkakataon, kahit isang beses, Mama Mia, ay hindi po ako na-satisfy ng asawa ko pagdating sa pangangailangan kong pisikal. Yes, Mama Mia, kahit pa sabihin nating nakaigab na siguro ang lahat, mayaman, matalino, formal, may pangarap sa buhay at gwapo. Pero isang bagay po ang hindi tinataglay ni Gab. Yun ay ang pagiging magaling sa romansa. Hindi po magaling sa kama ang asawa ko. Madalas nga po, Mama Mia, ay ako pa ang nagyayaya sa kanya. At kung pagbibigyan po niya ako ay para bang hindi ko ramdam na passionate ang pagtatalik naming dalawa. Yes, Mama Mia. Diba dapat nararamdaman mo ang pagmamahal o pagmamahalan ninyong dalawa bilang mag-asawa sa tuwing nagtatalik kayo sa kama? Kaming dalawa ni Gab, hindi ko po yun naramdaman sa kanya. Para pong pakiramdam ko noon, Mama Mia, kapag pinagbibigyan niya ako ay para lamang matahimik ako. O di kaya naman para lamang masatisfy niya ang obligasyon niya sa akin. Pero hindi po talaga yung parang nararamdaman kong gusto niya rin ang ginagawa naming dalawa. Hindi ko po nararamdaman na may pagmamahal, na may passion, na may pananabik sa tuwing nagtatalik kami. Ang pakiramdam ko ay parang gustong-gusto na niyang natatapos agad yon kahit kakaumpisa pa lamang. Siguro ay naiisip ng mga listeners mo, Mama Mia. Anong klaseng asawa ba ako kung i-expose ko ng ganito ang kakulangan ng asawa ko? Pero aminin po natin na kahit babae tayo, may mga needs pa rin tayo na kailangang i-fulfill ng ating mga asawa. Hindi naman natatapos sa pinansyal na obligasyon ang obligasyon ng lalaki sa kanyang asawa, hindi ba? Lahat ng pinapakita at pinaramdam niya sa akin, Mama Mia, tuwing magkasama kami sa bahay, ay kabaliktaran po kapag may ibang mga tao kaming kaharap. Yes, kapag kami lang po, Mama Mia, o yung mga kasambahay lamang, o yung kanyang tatay lamang, ay aakalain mong parang magkakilala lang kaming dalawa ni Gab. Buti pa nga yung magkaibigan eh, nagyayakapan. Naghahawakan ng kamay. Kaming dalawa ay hindi ganon. Parang roommates lamang kami. Pero sa harap ng kaniyang mga ibang kamag-anak, o di kaya naman sa kaniyang mga katrabaho at kasosyo sa negosyo, ay napakalambing niya na parabang ang perpekto tignan bilang mag-asawa kaming dalawa. Dahil po sa estado ni Gab sa buhay ay madalas kaming uma-attend ng mga social events o party. Sa tuwing a-attend po kami ng mga ganong okasyon ay palagi po akong sinasabihan ng asawa ko na magpaganda at magbihis ako ng maayos. Dapat daw ay ako ang pinakamaganda doon sa party na yon kung ikukumpara sa mga asawa ng mga kaibigan niya. Napakalambing din po niya sa akin tuwing may mga ibang taong nakakakita sa amin. Lagi siyang nakahawak sa akin. Laging nakahalik, nakayakap, naka-holding hands. Lahat po, Mama Mia, na gustong-gusto kong ginagawa niya ay ginagawa lamang niya lalo na kung kasama namin ang mga kaibigan niya. Hindi ko rin po maintindihan. Minsan, Mama Mia, ay nasasaktan ako kapag naiisip kong trophy wife lang ba talaga ang tingin sa akin at ang trato sa akin ng asawa ko. Kung mahal ba talaga niya ako o kung pinakasalan lamang niya ako para makaiwas siya sa pressure na galing sa kaniyang mga kaibigan at iba pang mga relatives.
Pakiramdam ko, Mama Mia, isa lang po akong figurine na idinidisplay lang niya para makita at i-admire ng mga tao. Pero ang katotohanan ay hindi naman niya ako masyadong pinapahalagahan. Minsan ay iniisip ko na kailangan ko na lang sigurong tanggapin na nonchalant at masyadong goal-oriented lang ang lalaking na pangasawa ko. Na ibang iba siya sa ibang mga lalaki. Na iba't iba din ang ugali ng tao, kaya dapat tanggapin ko kung ano lang talaga si Gab. Hindi naman po nagkukulang ang asawa ko kung pera o kung mga material na bagay ang ating pag-uusapan. Mga mamahaling regalo, out of town travel, mga pansariling luho ko, lahat po yun ay naibibigay niya sa akin. Pati na nga rin sa mga anak ko, Mama Mia. Lahat ng pangangailangan ng mga anak ko na material at mga physical na bagay, lahat yun ay kayang bilhin ng pera ni Gab. Kaya niyang ibigay sa akin ng lahat, liban lamang sa physical intimacy as a husband and a wife. Dahil po sa ganung pagsasama namin ni Gab, Mama Mia, ay natuto po akong lumabas, makipagkaibigan at magpunta sa mga bar para may pampalipas inip at inis din ako. Yes, kahit naman po anong pilit ko sa sarili ko noon na tanggapin na ganun na talaga ang asawa ko, ay hindi naman po mawawala sa isipan ko, Mama Mia, ang mainis, lalo na kapag may mga pagkakataon na nangangailangan talaga ako ng pisikal na pagmamahal. Noong una ay hindi naman ako masyadong madalas na umaalis. Kaya pinapayagan naman po ako ni Gab, Mama Mia. Pero kalaunan, dahil nga nag-e-enjoy ako at may mga nakikilala na rin akong kaibigan doon, kaya halos gabi-gabi na rin ako kung magpunta sa mga bar, ay hindi ko na rin po namamalayan na nagiging mas malayo na po pala ang loob naming dalawang mag-asawa sa isa't isa. Madalas naman na hindi umuuwi si Gab, kaya dahil doon ay malaya kong nagagawa ang mga bagay na gusto ko. Kapag naman nasa bahay siya ay tumatakas pa rin naman ako para makaalis ng bahay at makapagliwalyo. Kahit naman noong teenager pa lamang ako, Mama Mia, ay natuto na akong uminom ng alak. Simula noong nagpupunta na ako sa mga bar, ay mas naging alcoholic na po ako. Kahit sa bahay ay madalas na rin po akong umiinom noon ng alak, Mama Mia. Sa madalas na pagpunta ko sa mga bar ay hindi ko po i-deny, Mama Mia, na nagkakasala rin po ako sa asawa ko. Kagaya nga po ng nabanggit ko sa kwento ay hindi po ako nasasatisfy ng asawa ko sa kama. Kung minsan nga, Mama Mia, kahit inaalok ko na siya at inaanyaya ko na sa kanyang katawan ko ay hindi pa rin niya ako pinagbibigyan. Yun ang dahilan para matukso ako na magpakama sa ibang lalaki. Yes, Mama Mia. Para po akong naging pariwarang dalaga nung mga panahon na yon. Halos gabi-gabi ay iba't ibang lalaki ang nakaka one-night stand ko. Nagpapagamit po ako sa kung kani-kaninong mga lalaki na nakikilala ko po sa bar. Yes, Mama Mia, totoo yun. Kasi nga, hindi po naiibsan kahit konti ng asawa ko ang init ng aking katawan. Nakakahiyaman pong aminin ay para na po akong nalulong sa sarap na dala ng pakikipag-sex ko sa iba't ibang mga lalaki. Pakiramdam ko kasi noon, Mama Mia, ay hindi ako maganda sa paningin ng asawa ko. Kaya siguro kapag may mga lalaking nagkakagusto sa akin at may mga lalaking gusto akong ikama, ay pumapayag ako dahil bukod sa physical intimacy, bukod sa naiibsan nila ang init ng aking katawan, ay parang nadidiligan din nila ang ego ko. Na maganda pa rin ako dahil meron pa rin nagkakagusto sa akin. Meron pa rin mga lalaking nagkakandarapang ikama ako. Hindi man po magandang pakinggan ay parang naging addiction ko na po ang pakikipag-sex sa mga lalaking. Halos hindi ko naman alam ang mga tunay na pagkatao. Pakiramdam ko ay hinahanap-hanap na ng katawan ko ang pleasure na nabibigay sa akin ng mga lalaking nakakakama ko.
na hindi ko naramdaman o naranasan man lamang kahit isang beses sa sarili kong asawa. Paulit-ulit ko pong ginagawa yun at alam ko po na hindi naman ako mahahalata ng asawa ko dahil halos wala nga naman siyang pakialam sa akin. Hanggang sa isang pangyayari po ang naging dahilan para matauhan ako sa ginagawa kong malaking pagtataksil sa asawa ko. Nagbakasyon po dito sa Pilipinas mula Canada ang bunsong kapatid ni Gab. Kaidaran ko po ang brother-in-law ko na hindi ko na lamang papangalanan at binata pa po siya nung mga panahon na yun. Opposite po ang katangian ni Gab at ng kanyang bunsong kapatid. Ang asawa ko po ay prim and proper and soft-spoken. Ang kapatid naman niya, Mama Mia, ay bad boy ang datingan at black sheep ng pamilya kung ituring nilang lahat. Ganun pa man ay maayos naman po ang naging pakikitungo ng kapatid ng asawa ko sa akin sa kanyang pagbabakasyon sa bahay. Isang gabi ay umuwi ako ng lasing na lasing. Wala ang asawa ko nun sa bahay dahil as usual ay may mga business trips na naman siyang inaasikaso. Sa sobrang kalasingan ko ay halos hindi na ako makababa ng aking sasakyan. Hindi ko nga alam, Mama Mia, kung paano ba ako nakapag-drive pa uwi nung mga panahon na yon. Nang makita ako ng aking brother-in-law ay inalalayan niya ako hanggang sa makapasok kaming dalawa sa bahay. Nang dahil din sa kalasingan ko ay hindi ko na po namalayan na naglalabas na pala ako ng sama ng loob tungkol sa aking asawa at iniiyak ko lahat ng nararamdaman ko dun mismo sa kapatid niya. Hindi ko na din po matandaan kung paano kami nakapasok sa kwarto. Dun po mismo sa kwarto namin ng asawa ko ay nakagawa kami ng kataksilan ng sarili niyang kapatid. Inaamin ko pong ako ang nag-initiate kung bakit kami humantong sa ganoong sitwasyon, Mama Mia. Ako ang unang humalik at pinipigilan naman ako noon ng brother-in-law ko dahil may respeto pa rin naman ito sa kanyang kuya at sa akin. Pero naging makulit ako noon, Mama Mia. Lalo na nung naramdaman kong pinapakinggan niya ako. Lalo na nung nararamdaman kong parang naiintindihan niya yung mga sinasabi ko. Kaya naging makulit ako. Kahit anong tulak niya sa akin, kahit anong pigil niya sa mga halik ko ay kinukulit ko pa rin siya. Hanggang sa nadala na rin siya ng init ng kanyang katawan. Hanggang sa gumanti na rin siya sa mga mapupusok kong halik sa kanya. Noong gabing yun ay may nangyari sa amin ng kapatid ng asawa ko. Ibang-iba po siya sa asawa ko, Mama Mia. Sa tatlong taon naming pagsasama ni Gab bilang mag-asawa, kailanman ay hindi ko naranasan sa kanya ang mga bagay na ipinaranas sa akin ng kanyang kapatid. Hindi lang po isang beses may nangyari sa amin. Naulit pa ng maraming beses ang ganong pangyayari. Sa tuwing wala sa bahay ang asawa ko at ang biyanan ko, Mama Mia, ay may nangyayari sa aming dalawa ng kapatid ni Gab. Wala kaming pinipiling oras. Kahit sa ang sulok ng bahay ay ginagawa namin yon. Minsan nga, Mama Mia, kung ano-ano ng mga pinag-uutos ko o pinag-uutos niya sa mga kasambahay. Para lamang umalis ang mga ito, para lamang mabigyan kami ng laya. Nai-explore namin ang napakalaki nilang bahay at dun lahat gawa ng kahalayan. Mama Mia, dati naman ay hindi ako pumapayag na sabay-sabay nagdi-day off yung mga kasambahay. Pero nung nandoon ang kapatid ng asawa ko, nung may nangyayari na sa aming dalawa, ay halos araw-araw ko nang gustong mag-day off yung mga kasambahay namin. Hanggang sa isang gabi, umuwi na naman akong lasing at nadatnan ko sa sala ang brother-in-law ko. Para na naman po kaming sabik na sabik sa katawan ng isa't isa. Kahit na madalas na nga naming ginagawa ang bagay na yon. Oo, Mama Mia, nung una ay parang nakaramdam ng konsensya yung aking brother-in-law sa ginagawa namin. Kaya lang, siguro talagang makapangyarihan ang tawag ng laman. Kaya ayun, naging madalas na
ang pagniniig naming dalawa. Dahil po sa init ng pangyayari ay hindi na po kami umabot sa kwarto. Pumasok na lang po kaming dalawa sa opisina ng biyanan ko dahil yun lang ang pinakamalapit sa sala na pwede naming pagtaguan habang gumagawa kami ng kahalayan at kasalanan. Alam ko na wala po noong araw na yun ang asawa ko. Wala din naman po ang biyanan ko kaya wala kaming takot o kaba na dun kami magtatalik sa loob mismo ng opisina ng father-in-law ko. Nasa kasarapan po kami ng aming ginagawa nang biglang bumukas ang pinto at ang biyanan ko po ang nagbukas nito. Kitang-kita niya kaming dalawa na hubot-hubad at talagang nagtatalik sa couch ng kanyang opisina. Sobrang hiya at takot ang naramdaman ko nung mga oras na yon. Hinintay lamang po kami ng biyanan ko na makapagbihis at kinausap niya kami ng kanyang anak. Galit na galit sa amin ang biyanan ko dahil sa sarili pa raw niyang pamamahay pa talaga kami gumagawa ng kababuyan. At ang kapal-kapal daw ng mukha ko na lukohin ang asawa ko. Samantalang wala itong ibang ginawa kundi magtrabaho para mabigyan ako ng marangyang buhay. Yung anak daw niya ay todo kayod sa pagtatrabaho para mabili lahat ng luho ko, lahat ng gusto ko. Sa galit niya, Mama Mia, ay nasuntok pa talaga ng biyanan ko ang brother-in-law ko. Nung kumalma na ang biyanan ko ay sinabi niyang masakit man sa kanya bilang ama na maglihim sa asawa ko tungkol sa kanyang nakita, ay ayaw naman daw niyang malaman pa ito ni Gab. Dahil bukod sa aming relasyong mag-asawa, ay masisira rin ang relasyon ni Gab at ng kapatid nito bilang magkapatid. Pero pinagbantaan po kami ng biyanan ko na itigil na namin kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa. Dahil sa oras daw na ipinagpatuloy pa namin yun ay siya na mismo ang gagawa ng paraan para maalis kaming dalawa sa buhay ni Gab. Dahil po doon, Mama Mia, ay tinablan po ako ng takot at konsensya sa panluloko ko sa aking sariling asawa. Alam ko pong mali. Alam ko na walang tamang rason para i-justify ko ang kahalayan na ginagawa ko o ginawa namin ng kanyang kapatid. Alam kong hindi sapat na rason ang pagiging mahina sa kama ng asawa ko para paulit-ulit akong gumagawa ng kasalanan. Mahirap man po dahil kasama namin sa aming bahay ang brother-in-law ko ay pinipilit ko pong umiwas. Hanggang sa kinausap ko ito na titigilan at kakalimutan na namin kung anumang namamagitan sa aming dalawa. Pumayag naman ang brother-in-law ko, Mama Mia, at kumilos kaming dalawa na parabang walang nangyari na namagitan sa amin. Na parabang walang nangyari sa amin sa kama. Hanggang sa matapos na rin ang kanyang bakasyon at bumalik na siya ng Canada. Itinigil ko na rin po ang pagpupunta ko sa mga bar at iniwasan ko na rin ang pag-inom ng alak. Mahirap, Mama Mia. Sobra akong nahirapan na baguhin ang aking sarili dahil hinahanap-hanap na po ng katawan ko ang alak at syempre ang sex. Sa ngayon ay unti-unti ko nang nababago ang aking sarili at patuloy na rin akong lumalayo sa mga tukso sa tulong po ng aking doktor. Yes, Mama Mia. Oo, nagpa-doktor po ako. Naghanap po ako ng professional help para matigilan ko na ang addiction kong ito. Matagal po bago ko naamin at natanggap sa sarili ko na may mali talaga sa akin at may kondisyon ako na kailangan na ng tulong ng isang professional. Inilihim ko na lang po sa aking asawa dahil... Mama Mia, inilihim ko na lang po sa aking asawa ang pagkuha ko po ng doktor. Inilihim ko ang pagpapeteraping ginagawa ko. Gaya ng mga sikreto kong mga kasalanang nagawa ko sa kanya na habang buhay ko na sigurong ililihim sa kanya para hindi masira ang aming pagsasama. Sa ngayon po ay 5 taon na kaming nagsasama ng aking asawa. Wala pa rin kaming anak pero umaasa ako na balang araw ay mabibiyayaan din kami. Tungkol naman po sa mga anak ko, Mama Mia, ay nasa pangangalaga pa rin sila ng nanay ko.
Patuloy ko pa rin kinukumbinsi ang asawa ko na kukunin ko na sila at bigyan ako ng pagkakataon na magpakananay sa mga anak ko at makasama ko sila. Ganun pa man ay kontento na po muna ako sa ngayon na nabibigyan ko sila ng magandang buhay. Ang asawa ko ay halos wala namang pagbabago. Palagi pa rin namang focus sa trabaho at kung minsan ay wala pa rin namang pakialam sa akin. Pero alam kong hindi sapat na rason yon para magkasala ako sa kanya. Sa totoo lang, minsan ay sumasagi sa isip ko na hiwalayan ko na lang kaya ang asawa ko. Dahil naguguluhan pa rin ako sa pagtrato niya sa akin. Pinaparamdam nga niya sa akin na mahal niya ako sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga marangyang bagay at marangyang buhay sa akin. Pero hindi ko pa rin po maramdaman ang tunay na kasiyahan. Hindi nga siya ng bababae pero sapat ba yon para maging masaya ako sa pagsasama namin? Isa pa ay nasasaktan pa rin ako sa kanya dahil hindi niya tinatanggap hanggang ngayon ang mga anak ko. Hindi po deserve ng mga anak ko na pagkaitan ng pagmamahal at pagkakataon na makasama ako bilang nanay nila. Tama ba na gawin kong rason ang kasal namin at ang sasabihin ng ibang tao para mas-settle o mag-settle ako sa ganito? Marami po akong nagawang mali o mga pagkakamali sa asawa ko, Mama Mia. Hindi po ako perpektong babae pero deserve ko rin naman sigurong maging masaya sa buhay. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. I'm hoping na mabasa mo ang life story ko, Mama Mia, at mabigyan mo rin ako ng advice. Thank you in advance po. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Ava. Ay nako, Ava, ang dami-daming gusto kong sabihin sa'yo. Ang dami-dami kong gustong sabihin sa'yo. Unang-una, tama ka. Hindi talaga sapat na rason na ganun ang asawa mo, kaya lolokohin mo siya, kaya makikipag-sex ka kung kani-kanino. Tapos sa sarili pa niya talagang kapatid, di ba? Hindi sapat na rason yon. Pero sa una pa lang ay may mali ka nang ginawa. Kasi tinanggap mo siya bilang karelasyon mo, bilang boyfriend mo, kahit hindi niya tanggap ang mga anak mo. Doon pa lang, hindi mo na pinakita sa kanya at hindi mo na ininstill sa utak niya na ang pinaka-importante sa'yo ay ang pagiging nanay. Kasi doon pa lang na pumayag kang ilihim ang mga anak mo sa pamilya nila, hindi mo na pinakita sa kanya na paninindigan mo hanggang dulo ang mga anak mo. Pangalawa, pumayag ka pa talagang magpakasal na lihim pa rin sa buong pamilya niya at sa buong angkan niya ang tungkol sa mga anak mo. Bakit ka pumayag na magpakasal sa isang lalaking hindi ka naman sigurado kung tatanggapin ang mga anak mo? Actually, nasa 70% to 80% ka nang sigurado na hindi niya kayang tanggapin o makasama yung mga anak mo sa ibang lalaki. Bakit ka pumayag? Doon pa lang, pinakita mo sa kanya, pinaramdam mo sa kanya na ang importante sa iyo ay ang makasama siya. O kung hindi naman, eh baka ang importante sa iyo ay yung karangyaang na ibibigay niya. Parang ganun. Kasi hindi mo sinigurado sa kanya eh. Hindi mo talaga pinaglaban sa kanya ang tungkol sa pagiging nanay mo. Kaya hindi mo siya masisisi kung bakit ganun pa rin ang pakiramdam niya sa mga anak mo. Kung bakit ganun pa rin ang desisyon niya tungkol sa iyong mga anak. Hindi ba? Kasi nga, pakiramdam niya, ikaw rin naman ay walang paninindigan bilang ina. Pangatlo. Pangatlo na ba? Ewan ko. Basta yun. Pangatlo. Ava, hindi naman sapat na rason na hindi ka nasasatisfy sa kama. Oo, nangangailangan tayo ng physical intimacy. Mas masaya sana kung minamahal ka, kung niyayakap ka, kung kinakadol ka, kung hinahalikan ka, at kung ikinakama ka ng iyong asawa. Pero kung hindi niya yun ginagawa, dapat nagsabi ka. Dapat nagsalita ka. Dapat kinausap mo siya. Kung hindi pa rin niya ginagawa yun sa'yo, edi bumili ka ng mga paraphernalias. Oo, may pina-follow ako ng parang ano siya, TikTok influencer na babae. Hindi ko alam kung kilala niyo siya. Si Chong Shop. Alam niyo ba yung boyfriend niya? Boyfriend pa kasi, inaasikaso pa yung annulment ata nila nung dati niyang asawa. Alam niyo ba, sabi niya,
hindi nga raw talaga ilang taon nang hindi nagkikita yung kanyang pag-aari at yung pag-aari ng boyfriend niya kahit nasa iisa silang bahay. Alam mo ba kung anong ginagawa niya? Bumibili siya ng mga kagamitan na kaya niyang isatisfy ang ganong pangangailangan niya bilang siya lang at walang ibang lalaking involved. Oo, alam mo ang solusyon sa problema mo? Ava, sa lahat ng problema mo ay mag-usap kayo ng maayos ng iyong asawa. Pag-usapan niyo ng mabuti at syempre, mahinahon. Huwag yung galit ka, huwag din yung galit siya. Sabihin mo sa kanya na gusto mong maging open, na nangangailangan ka ng ganito. Dahil masaya naman ako kasi meron kang session ngayon sa iyong private na doctor. Masaya naman ako dahil mas makakatulong naman talaga yun sa'yo. Pero sana kapag maayos ka na, kausapin mo rin ng maayos ang iyong asawa. Huwag yung basta-basta ka na lang makipaghiwalay. Lahat naman ay nadadaan sa maayos na usapan at kung talagang mahal ka rin ng asawa mo, maiintindihan niya ang mga sinasabi mo. At kung mahal mo rin talaga siya, maiintindihan mo rin kung anong klaseng tao talaga siya. Mag-asawa na kayo kaya hindi na madaling kumalas sa ganyang klaseng relasyon. Kaya lahat ng pwede mong gawin para maayos ang pagsasama ninyo, para maayos ang buhay ninyo, gawin mo. Okay? Maraming salamat, Ava, sa iyong tiwala nitong napakasensitibo mong kwento. And thank you so much din sa mga nanonood o nakikinig ngayon sa ating kwento. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ni Ava, please do like and share this video. Please click the notification bell kung nakapag-subscribe na kayo. Kung hindi naman, subscribe muna. And then click the notification bell para lagi kayong na-update sa tuwing may bago tayong kwentong inilalabas dito sa ating channel. Ako po ay nagpapasalamat nang malaki sa inyong lahat dahil kahit kailan ay hindi nyo ako iniiwan at nandito pa rin kayo at nakasuporta dito sa inyong nag-iisang paboritong programa. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat and enjoy the rest of your day. See you next upload. Bye-bye!